Hello everyone! Ngayon po ay magre-review po tayo ng UPS po. Ito po ay APC na gawa po ng Schneider Corporation. Yung APC po, nag-stand po siya ng American Power Conversion. Yan po yung name po ng corporation po dati ni Schneider, American Power Conversion Corporation. So balik guys, ito na po yung UPS po natin. Okay? Meron pa sa harap po, meron po pangalan APC. Okay, again, yung APC po ay nag-stand po sa American Power Conversion. Okay? Tapos by Schneider. So, ito po yung power button. Tapos ito po yung indicator light kung mag-power on po siya o short po siya ng supply ng kuryente. Okay. So, kung magpa-power on po siya, mag-charge, ito magi-green po ito. Kung short po yung kuryente niya, posible po magre-read po ito. Okay? So, sa likod po ay ipakita po natin yung yan, yung porba niya sa likod. Ito po, meron po tayong apat po dito na ports po para po sa plug po natin. Kung ano po yung isaksak po natin dyan. Tapos, ito po yung circuit breaker niya. Okay? So, ito po yung circuit breaker. Tapos, ito po yung battery connector. Kadalasan po sa iba, sabi po nila na hindi po gagana yung UPS po nila, yung bago pong bilhin ng UPS. Actually po, hindi po siya gagana kung hindi mo i-connect itong battery connector. Okay? So, subukan po natin. Pakita natin ha. So, ito po yung plug niya. Subukan po natin isaksak ito at tingnan natin kung ano po ang mangyayari kung hindi po natin i-connect itong battery connector. Okay? So, kadalasan kasi yan ang comment po ng iba na, uy, sira yung UPS kasi hindi siya gumana. Okay? So, yan po guys ha. Isaksak po natin ito. Okay? Saglit po. So, yan. Isaksak po natin siya dyan. Yan. Nakasaksak na po yun. Ito guys ha. Nakita po natin yun. Ito po yung ano niya. Yung plug niya. Okay? So, dito hindi pa natin ito kinonect sa battery niya. Okay, yung connector. So, switch natin sa harap. Yan. Power on tayo, guys. Long press ko siya, ha? Na-long press ko na yan. May nangyari ba sa light niya? Sa indicator light? Di ba wala? O. So, yun yung kadalasan sinasabi na iba. Nasira yung UPS na nabili nila. Kasi po, yun, ayaw gumana. Ito, yun pala. Okay yung UPS na nabili nila. Yun lang, hindi lang nila na-connect itong battery connector. This one po. So, paano po ito i-connect? Okay? So, yan. Kunin lang natin itong battery connector. Yan. Okay? Tapos, insert lang po natin dito sa likod. Ganyan lang po yan. Yun. Kung narinig nyo guys, nag-beep na siya. Okay? Pagkatapos po natin na-insert, nag-beep na po siya. Ibig po sabihin yan, nagko-connect na po siya. Yun. Yung indicator light niya po na green ay naka-on na po. At ibig po sabihin yan, charging na po yung UPS po natin. Okay? So, ang best po nito guys, kung first mo siyang may-on, ay i-charge mo muna siya. Let this UPS store muna sa battery. Or let this UPS store its power. So, yung charging time niya, mas maganda po, 8 hours muna siyang i-charge bago mo siya gamitin. Para po pag magba-brown out or mag-pa-fluctuate yung kuryente, maipatuloy mo pa rin yung mga trabaho mo. So, yun guys, yun yung sa UPS na ito. Kailangan pong yung connector, battery connector po, ay i-insert dito sa likod. Okay? So, again, itong UPS po ito ay ang model po ng UPS na ito po ay BVX650I-PH. Okay? Yung PH po niyan is stands for Philippines actually. Okay? So, magbibip po ang UPS nito kung short na po siya sa kuryente, sa storage po na, o sa kuryente po na na-store niya. Or kung medyo matagal po na yung input po ng kuryente ng power source ay less than po sa 210 volts. So, magbibip po siya. Pero, expected po na yung
mga appliances mo na sinaksak mo dito, yung computer, yung router, your speaker, printer, ay hindi po sila mawawala ng power kung may sapat po ito na power na na-store. Okay? So, yun po yung sa UPS po na ito. This is APC BVX650I-PH. At para po sa katanungan, kung gaano po yung katagal yung runtime po niya sa UPS na ito, halimbawa po, kung ang gagamitin lang ay router, okay? So, halimbawa po, kung yung router mo ay meron po siyang 10 watts, so, more or less, kaya niya siguro mga 180 minutes. Yan yung, kung yung router mo ay, o yung UPS mo pala, ay fully charged po siya, okay? So, halimbawa po, kung standard laptop lang po siya, at saka internet modem or router, so, estimate po natin, nasa 80 watts. So, yung runtime po niya ay nasa 18 minutes. Oh. So, kung computer naman po, desktop, entry-level po na desktop, pag sinabi po natin entry-level, hindi po yung pang-gaming na desktop, ha? Hindi, yung monitor mo ay normal lang na monitor, yung standard. Hindi po yung monitor na mga malalaki na pang-gaming din po, okay? Kasi yung mga pang-gaming po na monitor at saka desktop, ay nangangailangan po yun ng mataas talaga na kuryente. So, kung entry-level lang po yung PC na gagamitin mo, tapos meron kang router, so, halimbawa, yung estimate niya is na lang nasa 135 watts. So, siguro, aabot yan ng 8 to 7 minutes. So, as to my experience po, ang ginagamit ko po ay, yun, desktop po. So, that means to say, CPU at saka monitor, kasama na yung printer ko, at kasama na rin yung speaker ko. Okay? So far po, pag ma-burn out, makasave pa ako sa trabaho ko. At least, sure ako, minimum of 3 to 5 minutes, I still have time to wrap up my work, to save everything, tapos isa-shutdown ko yung computer ko. So, in short po, save shutdown, masisave mo yung files, yun, big help talaga yung UPS po. So, yun po yung sa UPS po na ito. So, yun po guys, yun po yung short po na review po natin sa UPS po na ito. So, I hope po may natutunan po kayo. So, please po, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe po sa channel natin, paki-subscribe na lang po. Tapos, paki-hit din po yung notification bell para po pag may bagong video tayo, ay ma-inform po kayo. At saka, kung kayo po ay subscriber na, again, maraming salamat po. Thank you po, and goodness.